Yo, what's up? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ngayon na, OpenAI officially announced that they will be launching a Chat GPT-4 this week. And I believe this is going to be a serious trajectory shift in humanity. And alam mo ba, the current version of Chat GPT is built on GPT 3.5 with over of 175 billion machine learning parameters. But ngayon, GPT-4 takes things to a whole new level. Kakaiba ito, with a staggering of 100 trillion ML parameters. Grabe! Iba from 10% to 100%. This means it can process multiple types of data from videos and images to sounds and numbers with ease, or yung mga codes na mahirap i-conceptualize or hindi kaya ng programmer isipin. Ngayon, ano yung ibig sabihin nito para sa'yo? Well, get ready to have your mind blown. Dahil Chat GPT-4, ito na yung GPT-4 na tinatawag, you will be able to write a movie script, generate actors for the movie, produce the movie, and take it public. All without hiring real-life actors. Imaginin mo yun, guys. Ngayon, ganun na ka-powerful yung mga AI. Ito yung sinasabi na mapapalitan yung trabaho mo or matatanggal ka sa trabaho. But syempre, kailangan pa rin nating mag-adapt and mag-innovate. So, hindi tayo pwedeng, hanggang ganito lang yung level of skills ko. Kailangan nating sumabay, guys. And that's not all. You will be able to write 200 pages of book from scratch to finish in just one day. Nakikita mo ba? Yung mga author ngayon, para makasulat yan ng mga books, it takes time. Months, 3 months, 6 months, or yung iba nga, inaabot pa ng taon para lang makapag-create ng isang book. But right now, dahil sa mga AI na naglalabasan, di ba, Chat GPT-4, you can write a book in less than a day. Grabe yung AI, guys. So ngayon, ang pag-uusapan natin dito is kung totoo ba na kayang gawin ito ni Chat GPT-4 yung mga promise niya sa mga announcement niya. So titingnan natin kung hype ba or nakatotohanan. Alright, so ngayon, pupunta tayo dito sa screen. Ipapakita ko sa iyo mismo sa actual website nila kung ano yung eksaktong announcement na ginawa ni OpenAI. So mga hindi po nakakaalam, OpenAI is the company na nag-create ng Chat GPT. Marami pa silang mga product, guys. Alright, but focusing on AI products yung technology na ginagawa nila. Pakita ko sa iyo dito sa screen. So as you can see, nandito ko sa openai.com. Ito yung website ng OpenAI. Puntahan mo lang yan and makikita mo sa unang-unang bungad pa lang, okay, na nakalagay na dyan, introducing GPT-4, OpenAI's most advanced system. So panoorin mo yung video na to para makita mo. So ngayon, ang gawin natin is itong click natin itong learn more about GPT-4. Para malaman natin ano ba itong Chat GPT-4 na ginawa nila. Okay, sabi ng OpenAI, hindi pa naman tingin ko ito yung pinaka most advanced. Sa ngayon, siguro ito yun. System na na-produce ng OpenAI. Okay, tapos meron na din ditong try Chat GPT. And I believe meron din ako nabasa na kapag meron ka ng account sa Chat GPT, pwede ka nang mag-upgrade and matry mo yung GPT-4 kapag paid member ka. Okay, yung GPT Plus, ayan. Try on Chat GPT Plus. Okay, ngayon, isa-isahin natin. Ito yung video nila, parang introductory video lang. Panoorin mo yan. Ngayon, GPT-4 can solve difficult problems, i-highlight natin to para makita mo, guys, with a greater accuracy thanks to its broader general knowledge and problem-solving abilities. Okay, creativity. Explain the plot of Cinderella in sentence. Wow. Visual input naman. Uy! GPT-4 can accept image as inputs and generate captions, classifications, and analysis. Wow! What can I make with these ingredients? Okay. So, ang input is sabihin yung prompt or yung command mo. Ano yung pwede kong gawin dito sa ingredients na to? So, sa images na in-upload mo doon sa Chat GPT. Ayan. May itlog, may harina, may gatas. Sabi niya dito, ito yung output. There are many options for what you can make with these ingredients. Some possibilities include pancakes or waffles. Grabe naman to. Muffins, bread, cookies. Few examples lang, but the possibilities are endless. Ibig sabihin, kung meron ka mga, example, may gulay ka, may mga ingredients ka,
screenshot mo yun or upload mo sa Chat GPT and then tanungin mo siya, what can I make with these ingredients? Diba? Ibang level. Ano pa yung pwede niyang magawa? Longer context. Okay, input is text from Wikipedia. Describe output. Basta grabe. Dito pa lang ha, dito pa lang sa ano niya. So dito tayo naman sa GPT-4. Sabi niya dito, GPT-4 surpass Chat GPT in its advanced reasoning capabilities. Ito yung ano, yung pinaka yung last version, yung 3.5. Input niya dito, Andro is free from 11 AM to 3 PM. Then ayan, balisan lang natin. Then ito naman yung output. Here's is a list of their availability. Andro, 11 AM to 3 PM. Ang sabi naman niya dito. Joan, okay. Based on their ability, sige. Andro, direct to the point. Direct to the point. Common ability. Parang mas short dito yung output niya. Ayan, mas direct to the point. Wala lang explain. Okay? Nice naman. GPT-4 outperforms ChatGPT by scoring in higher approximate percentiles among test takers. Ito, tinetry talaga nila na mag-exam si ChatGPT. Napanood ko rin ito sa isang vloggers, talagang mas nahigitan pa. Meron nga isang AI sa China, nakalimutan ko lang yung AI na yun, pero hindi yung ChatGPT, na mas nagagalingan pa yung mga napakagaling ng mga doktor pagdating sa pag-solve, pag-check up dun sa mga may sakit, sa mga ano nila, sa may mga clients. So ganun, mas accurate yung mga naibibigay na reseta, yung mga gantong advice, diba? Kahit health, ibang level yung AI. Okay. Ito yung GPT, pang 10 siya, ito pang 90. 30%, ito naman 99%. GPT-4 with vision. Grabe to. Ibang level, guys. Ayan. Safety. Ito yung gusto ko. Ayan, safety. Maganda tong ginawa nila kasi nga meron din ako mga napanood na hindi safe. Merong, akong nabasa na sabi niya, I'm depressed right now, ganun. Tapos, what can I do? And then, alam mo, sinabi ng GPT 3.5, yes, you can kill yourself. Parang ganun. Parang inaano pa. Pero, syempre, kailangan, aware naman sila doon. Pero test lang yon, hindi talaga yung nagsulat na yun is depressed. Baga command siya, tinest lang siya. But right now, safety and alignment, ayan, may mga improvement naman yan, built with GPT-4, ayan, basta ito, advanced reasoning and safety and alignment. We collaborate with organizations building innovative products with GPT-4. Ito, mga sikat na brand to, Stripe. Ayan, check pa natin yung iba. Ano pang magagawa? More on GPT-4 research. Okay, infrastructure. Okay, limitations, meron pa rin. We are working to address such as social bias, hallucinations, and adversary prompts. We encourage and facilitate transparency. Yeah, availability, we're making available on ChatGPT Plus. Ayun. And API for developers to build application and service. Right now, available na siya sa GPT-4, ChatGPT Plus kapag paid version yung ginagamit mo. Okay, we're exciting to see how people use. Ganyan, try ChatGPT Plus. Tapos, meron ba akong nakitang article? Ito, open ko lang. Research, ito naman yung research. Tama, kapag nandito ka sa ChatGPT, i-click mo tong research. Tapos, mapupunta ka dito sa website. Ayan. So, ganun din, para malaman mo ano ba yung mga kayang gawin ni ChatGPT 4 na hindi kayang gawin ni 3.5. Ayan. Based dito, tinitingnan ko yung hype na 175 billion machine learning parameters to 100 trillion machine learning parameters. Hinahanap ko yung saan dito yon. Pero, malaki na yung possibility, malaki na talaga yung difference doon pa lang sa pinakita ko sa iyo, guys. Ayan, so dito naman, hindi naman ganun kalaki yung gap eh. Kung titingnan ito, GPT-4, ayan, ito, malaki talaga to. Like, for example, exam to. Grabe nga, ito, exam naman. Tapos, ito, GPT-4, 298, ayan, 163, ito mga exam to, wag na tayo dito. Benchmark, okay. GPT-4 English accuracy, visual input. Ito, maganda to. Okay, visual inputs. User,
What is funny about this image? So hindi lang what can I do about these ingredients. Kumbaga, ano bang nakakatawa sa image na to? Describe in panel by panel. Wow, panel 1. Ayan, and explain niya dito. This image shows a package of a lighting cable adapter with 3 funnels. Panel 1, smartphone with a VGA connector. Ito 'yon. Ayan, 1 2 3 panel. Panel 2, the package for the lighting cable adapter with a picture of VGA connector on it. I think ito 'yon. Ayan. Panel 3, a close-up of VGA connector with small lightning connector. Yung sa iPhone, no? Used for charging iPhones and other Apple devices. At the end. Ayun, ito na yun. Diba? Ayan, no? Grabe. Kaya niya i-explain. Kumbaga, from images to text. And then may reasoning pa siya. Ibang level. Grabe. Ayan pa. And hindi ko na, hinahanap ko talaga yon yung 175, wala naman silang nabanggit dito na ganun yung difference niya from 175 billion to 100 trillion machine learning parameters. Siguro hindi na nila ni-reveal yun. Pero, as you can see, the possibility and the difference ng ChatGPT 3.5 to 4 is malaki na. Grabe yung parang updates pa lang. Ito pa lang yung itakita kong biggest updates na ginawa ng OpenAI about sa ChatGPT. And what if ChatGPT 4.5, 5, 5.5, 6? Di ba? Siguro kaya na nitong gumawa ng robot. ChatGPT, make a robot. Okay? Grabe. Pero ibang level. Ibang level, kumbaga, kung titingnan natin yung technology, ang bilis na mag-adapt, ang bilis ng changes. So tayo, as a human being, kailangan hindi tayo mapag-iwanan nito. And tingnan natin siya sa magandang bagay. Okay? Tingnan natin siya na paano to makakatulong sa current work or business na ginagawa ko. Kasi kung isipin natin, wala na akong trabaho, ganito, mawawalan ako ng trabaho, ganito, walang opportunity kasi nga dami ng AI. What if i-integrate mo yung AI na yan, di ba, dun sa ginagawa mo para mas maging productive ka, mas mabilis ka mag-produce ng mga content, example sa social media marketing, copywriter ka, mas mabilis ka na makakapag-isip ng mga content, nagba-blog ka, di ba, nagki-create ka ng mga blog, parang ganun din yung ginawa ko. I have a website, pakita ko lang sa'yo, negosyotoolkit.com, then punta tayo sa blog. Guys, eto, hindi to exactly, not 100% ano to, AI generated. So, but, gumamit yung copywriter ko dito ng ChatGPT. Ayan. So, meron din ako mga techniques paano siya ma-i-convert into human-like na content. Kasi pag ChatGPT or AI, tin-raise mo siya sa verifier ng AI text verifier, automatic matetrace siya na AI. And ayaw pa naman yun ni Google, pero hindi naman siya nagsabi na ibaban ka. Pero, mas maganda na ano pa rin siya. Ipaparaphrase mo, dadagdagan mo yung content. Yun. Ito, vlog pa lang. Pagsulat ng vlog, guys, it takes time. Ngayon, sobrang bilis ng copywriter ko. In less than 1 hour, nakapag-create na siya ng sariling vlog para dito sa negosyo toolkit ko. Di ba? Dito sa product na meron ako. Ngayon, kung isa ka namang nasa e-commerce ka, nag-iisip ka ng mga example, nag-iisip ka ng mga ads, interest, ad copy na isusulat. Punta tayo sa ChatGPT. Open ko lang. Open tayo. Okay. OpenAI. Chat.openai. Ayan. So, nakalagin na ako ngayon. Example, nasa e-commerce ka. Ayan, high demand. Laging ganyan yan. Kaya, guys, alam nyo ba, nag-upgrade ako dito. Tapos, na-charge ako ng $20. Hindi ko lang alam kung ma-charge ulit ako. Pero, hindi nagtuloy yung upgrade eh, tapos na-charge ako 2 times pa nga. Ni-report ko na naman, pero after 2 weeks sila nag-reply, sabi nila, sobrang daming demand. Ayun, pakita ko sa yung email screenshot ko. So ngayon, ganito, example, e-commerce ka. Suggest ad copy for a supplement for men. Okay, ad copy. Okay. Pwede mong lagay dito specific Facebook ad copy. Okay. Ayan. Pwede mo isa-send.
Facebook ad copy. Lagay mo dito is interest, demographics, also, ano pa ba? Call to action. Pero nasa copy na yun. Pero ito guys, please suggest. Okay. Utusan mo siya. Let's see. Ayan, here a sample ad copy for a supplement for men, supplement product. Attention, grabe itong copywriting na to. Attention, gamit na gamit niya ng mga copywriter, pro copywriter. Naghahanap ka ba? Ito, English to. Looking for an all-natural way to boost your energy and stamina. Diba? Ang haba. Ito, ang haba ng ad copy niya, talagang detailed niya. Tapos, meron na ditong conclusion or a call to action. Call to action na to. Try our supplement for men today. But, ito, another call to action. Order now and get 10% off your first purchase with a code MENHEALTH10 at checkout. Nagsasuggest pa siya ng coupon code na pwede mong gamitin. Di ba? Demographics, men age 25 to 55, good. Interest, ito sa ads, fitness, men's health, nutrition, gym goers, active lifestyle, weightlifting, bodybuilders, sports, supplements. Exactly, ito talaga yung interest na kailangan mong i-target kapag supplement product yung binibenta mo. Di ba? Guys, yun yung sinasabi ko na hindi ka mawawala ng trabaho, di ba? Isa pa lang to sa mga prompts or possibility na pwede mong magawa. Sabi ko kasi makapagsulat yan ng blogs, article, mga copy sa website mo, and also sa mga kahit saan kung ano namang naisip mo. Kahit coder ka, programmer ka, nakakatulong to. Okay? Pwede ka magpagawa dyan ng simple programming or meron kang mga hindi alam na code. Yan, tanong mo lang si ChatGPT and then magsasuggest siya. But syempre, kailangan alam mo yung ginagawa mo para ma-verify mo if applicable ba yung response, yung sagot na ibibigay niya. Okay? So, yun yung. Kung nasa affiliate marketing ka naman, sobrang makakatulong to, guys. Alam mo, kung nasa affiliate marketing, ang nagiging challenge sa mga affiliate marketers ngayon is the content na ipoproduce nila. So, right now, makakapag-create na siya ng image, soon video, okay, hindi pa natin na-try yung video, but text, kung nagba-vlogs ka, or kung kagaya mo ko na gumagawa ng mga content sa YouTube, ChatGPT is a best tool na magagamit mo para makapag-produce ng content about dun sa topic na gusto mong pag-usapan sa YouTube mo. Example, meron kang product na gustong i-promote. Let's say, new chat. Ang product mo is meron nakipag-collab sa'yo na brand new parang laptop case. Okay. MacBook Pro case. Ayan. Ito yung product. Product, MacBook Pro case. Ayan. Tapos, ang price niya is, let's say, lagyan na natin ng sa dollar na lang to. 49. Okay? Tapos, ngayon nag-iisip ka, ito yung product. Ngayon, please write a YouTube, okay, script. Okay? Please write a pwede mo lagay dyan 500 words, 1,000 words, pero yun na lang. Direct to the point. Please write a YouTube script for the product. Okay. So, let's see. Nilagay ko dito yung product. Ito, MacBook Pro case. Price. Ayan. Please write. Ayan. Then, YouTube script. Ayan. Okay. Enter. Let's see. Oh, di ba? In-identify ko muna, pinakita ko muna kay ChatGPT, ito yung product, ito kung magkano siya. Tapos sabi ko, magsulat ka, ChatGPT ng YouTube script para sa product na to. Diba? Opening shot, bibigyan ka niya ng mga idea sa mga clip na pwede mong gawin. Voice over, ibig sabihin voice over na to, ayan. If you're proud owner of a MacBook Pro, you know how important it is to protect your investment. Close up shot of a MacBook Pro case being opened and placed onto the MacBook Pro. Voice over ulit. That's why we're exciting to introduce our MacBook Pro case design especially to fit your laptop like a globe. Oh, di ba? Tapos na siyang magsulat. Eto. It's siguro mga 1 to 2 minutes lang para ma-deliver mo tong script na to. But ito na yun, get our MacBook Pro case today. Tapos affiliate link po na. Di ba? Yun yung mga affiliate marketer.
Pero pwede ka namang mag-review talaga ng actual, ayan. Pero ito, maganda, binibigyan kanya ng sequence, script, mas pro ang dating nito. Kasi nga, ayan, may sequence, hindi ka mahirapan kung ano yung mga sequence na next na gagawin mo. Okay. Mm, that's it. Ayan, order our MacBook Pro case today for only $49 and give your laptop the protection it deserves. Protect your investment, get our MacBook Pro case today. Diba? Ayun guys, yun lang siguro yung ibibigay ko ngayon. By the way, may mga training din ako na ginagawa about ChatGPT, yung mga past training ko na nagawa. Punta ka lang sa YouTube ko, balikan mo lang yung mga old videos ko. Makikita mo doon yung mga tutorial ko, detailed, paano mo gagamitin yung ChatGPT. And soon, magkikreate pa ako ng mga training about dito sa ChatGPT and the other AI tool na alam ko makakatulong sa atin, especially sa mga audience natin, ng mga marketers, ng mga may business, kung paano nila ito mamamaximize, mayu-utilize sa existing business nila. Okay guys, so don't worry, adapt and maximize yung ChatGPT. Okay, so kung hindi ko pa nag-subscribe, subscribe sa YouTube channel ko and like this video, and kung marami ka natutunan, yan, sa ibaba ng video na to, libre lang naman, mag-comment ka to support with me para mapakita pa to sa mas maraming tao. And by the way, kung naghahanap ka naman ng training about affiliate marketing, ayan, meron kaming nilaunch at ginawa recently lang na affiliate marketing masterclass. So to learn more about sa training na ginawa namin, training webinar, nasa ibaba ng video na to, yung affiliate marketing masterclass na ginawa namin, kung paano kakikita sa mga content na binapublish mo sa online. Okay? Maximize, monetize your content. So thank you so much for watching this video, and magkita-kita tayo sa next video ko. This is Coach Jay. Make today a better than yesterday.